Isang mabilis muna na shoutout mga ka-Oak Sports. Shoutout kay Mika Pavia, David S. Milo, Ben Rasde Maadel, at kay Sniper Lem. Kung gusto nyo masama sa mga ma-shoutout ko sa next video, mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O Sports. What's up mga ka-O Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Dahil official na ngang nagsabi na magre-retire na nga si Mark Pingris, meron na araw siyang papasahan ng trono. Siya na ba talaga ang susunod na Pinoy sa Kuragi? At magiging kasing hustle player din ba siya katulad ng ginagawa ni Mark Pingris? At kay James Yap naman, ano nga ba ang dahilan kung bakit binitawan ng Magnolia Hotshots ang mukha ng team nila na si Big Game James Yap? At tinrade na nga siya sa ibang team. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga ka-O Sports. Pero bago natin simulan yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. Tara! At pag-usapan na natin yan mga ka-O Sports! Sino nga ba itong PBA player na sinasabing the next Pinoy sa Kuragi? Dahil nakikitaan nga siya ng laruan ng parang si Mark Pingris. Nakikilala na nga siya bilang hustle player at mataas nga ang IQ sa court. Ito nga ay si Jackson Corpus mga ka-O Sports. Oo, ito nga yung trade na ginawa dati ng Magnolia na Jackson Corpus for Aldrich Ramos. Good move nga ang ginawa nito ng Magnolia dahil maganda nga ang naipakita ni Corpus last PBA bubble. Lalo na medyo nagkakaedad na nga si Mark Pingris. Ito na yung tamang panahon na kailangan niya nang mag-guide sa mga players. Sakto nga dumating si Corpus sa kanila. Nakikitaan nga din na siya ni Pingris na magiging katulad niya dahil sa sobrang sipag at tabiging hustle player niya nga. Doon pa naman nakilala si Pingris mga ka-O Sports dahil masipag nga siya at isa nga din siya sa mga import stopper ng kalakasan niya. Kung maaalala nyo nga nung FIBA Asia Cup na ginanap sa ating bansa, nung na-injured niya si Marcus Dautit at hindi na ang nakabalik sa court, natakot niya ang mga fans at kabilang na din ako doon dahil baka malaglag na nga ang gilas dahil sa pagkawala niya. Pero isa nga si Pingris sa mga dahilan kung bakit nabuhayan ng loob ang mga teammates niya. Kaya kahit wala nga ang isang key player ng gilas, nagawa pa din nilang lumaban at naipanalo ang game. Isa lang yun sa halimbawa ng mga ginagawa ni Pingris na pwedeng ang magawa ni Jackson Corpus. Dahil sa mga performance niya nga nung nasa Colombian Jeep siya, maganda na nga ang pinapakita niya doon. Masaya nga si Corpus dahil naging kakampi niya ang idol niyang si Pingris. Tingin ko nga, nabibigyan na yan ng payo ng idol niyang si Pingris na kung ano ang kailangan niyang gawin sa laro nila. Kailangan na lang gawin ni Corpus i-improve yung depensa niya. Kasi sa scoring, rebounding, kaya niya na eh. Pero yung maging defender, yun talaga ang kailangan niya pang i-improve. Kasi si Mark Pingris, diyan niya nagsimula being a defender na hanggang ngayon nga naging ang role niya sa team. Panigurado nga mga ka-O Sports, madaming makakamiss kay Mark Pingris o yung Pinoy sa Kuragi ng PBA. Mapunta naman tayo kay James Yap mga ka-O Sports. Madami nga ang nabigla nung na-trade ang mukha ng Pure Foods franchise na si Big Game James Yap. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na yung bumuhay mula sa 2000 generation ng Pure Foods kasama si PJ Simon at Mark Pingris ay biglang na-trade na nga si Yap sa ibang team. Ang masaklap pa nga dito, hindi pa nga sa sister company ito ng SMC. Kadalasan kasi diba mga ka-O Sports, pag gumawa ng trade ang big companies, madalas siya mapupunta ito sa sister company nila. Pero ang nangyari nga, napunta siya sa independent team na Rain or Shine. Noong 2016 kasi mga ka-O Sports, that time rebuilding team ang Rain or Shine kasi nawala nga din si Yengyo sa kanila. At sa panig naman ng San Miguel Coffee, bagong coach nga nila nun ay si Jason Webb dahil napunta nga sa Ginebra si Coach Tim Cohn. Kung tutusin, hindi nga lang talaga natuloy yung contract extension ni James Yap
At sakto nga, nag-offer din ang Rain or Shine para kay Big Game James Yap. Good trade naman talaga kung tutusin. Kasi sa kalidad ng player nga ni Poli. At tingin ko nga, kaya pumayag din ang Magnolia dahil alam nila na bata pa nga si Poli at ang long term pa nga ang contract niya. Unlike kay James, na medyo nagkakaedad na nga. Tingin ko nga, iniisip lang ng SMC franchise ang future ng team nila. Dahil syempre, isang malakas na player din naman ang mapupunta sa kanila. At bata pa nga si Poli. Sa rain or shine, para sa kanila, panalo din sila. Kasi alam nila, isang veteran at kilalang kilala na player ang mapupunta sa kanila. At isa pang ang dahilan, ay pwedeng tumaas ang sales ng rain or shine. Dahil napunta nga sa kanila si James Yap. Automatic kasi yan. Once nakasama siya sa kuponan, mas madali na nga lang ma-endorse yung kumpanya nyo. Dahil part si James Yap ng Rain or Shine Company. So, panalo din sila. Though alam nga nila na may edad na si James Yap, pero naniniwala pa din sila, kaya niya pa din tumagal at makipagsabayan sa mga kalaban niya. Kaya nga tinanghal siya ng MVP ng liga. Tingin nyo ba mga ka-O-Sports? Pwede ba maging next Pinoy Sakuragi si Jackson Corpus? Comment lang kayo. Thank you.